guys. Welcome back again to our channel. Today, gusto ko kayong bigyan ng update dun sa patungkol dun sa aming failed vlog ng pag-upgrade ng aming kitchen. So, ngayon, this week lang namin na-discover na pwede pala kami magpa-deliver sa IKEA. Basta pwede siyang i-parcel. Means, yung pwede siyang ilagay sa box at padala sa Canada Post or dun sa post office. Ang hindi lang pwede is yung mga masyadong malalaki na hindi pwedeng ipadala sa post office. Katulad ng mga wire na to, papakita ko sa inyo, maliit lang naman siya, kaya pwede siyang i-parcel. Yun nga lang, may delivery fee. Nagbayad kami ng $19 for delivery. Pero hindi lang naman yung wire yung nabili namin. Meron din kami binili na mga lamp para doon sa room ng mga bata. So, ayan guys. Tingnan nyo, diba? Mas gumanda ng aming kitchen. Nagpaganda siya lalo doon sa aming kitchen. Pakita ko lang yung setup. Ayan. Kumbaga, tago naman siya. Medyo magulo nga lang. Pero tago naman siya. Ayan yung ilaw. Tapos nandito yung switch. Dito. Ayan, kita ba? Ayan yung switch. So, ayan. Diyan doon nakasaksak sa likod ng coffee machine. Tapos dito may ilaw dito. Isa. Tapos dito rin isa. So, meron siyang parang ganun, oh, yung white. Yan yata. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos ayan na nga yung isang ilaw. Dugtong-dugtong siya, guys. Tapos, ayan dito. Ayan, connection. Tapos, pinasok ni Manong Joby dito sa dito sa ilalim nito. Pinasok niya dyan. Ayan. Tapos, pinatagos dito. Ayan. Para dito sa pangatlong ilaw. Ayan, diba? So, ayan. Pag tinignan sa malayo, ang ganda. Happy ako dito sa aming kitchen. Dito, meron pa kaming paalak. Ito yung bigay ng kaibigan namin. Ito yung bigay ng agent. Meron siyang kasamang champagne. Hindi pa lang din namin naiinom. Hindi naman din kami mahilig mag-inom. So, total, nandito na rin tayo sa kitchen, guys. Papakita ko na lang din yung aming mga gamit. So, ito, dito sa side na to, meron kami nitong Brita. Ewan ko kung meron nito sa Pinas. Bali, dito mo lalagay yung tubig, then i-filter na. So, ayan na, filtered water na to. Doon sa dati namin tinitira na small town, yung Chape, napakalinis ng tubig doon, hindi na namin kailangan i-filter. Pero dito nga sa bago naming nilipatan na Shibugamo, hindi ganun ka linis, paano bang term? Kumbaga malinis naman yung tubig pero hindi siya ganun kasing linis talaga nung tinirhan namin dati. Medyo may konting color siya, konti lang naman, hindi siya talaga as in clear na clear. Kaya gumamit kami ngayon ng filter. Mahal naman kasi kung bibili kami ng yung bottled water. Yon, tapos ito yung coffee machine na ginagamit namin pang frap. Ito, regalo sa akin to ni Kuya. Ayan, nakantsawan ko siya na bumili nito. Ito pang gawa ng frap. So, dito mag-extract ba? Magani yung coffee, then ilalagay dito with ice and milk. Magiging coffee frap na siya. Tapos ito yung aking ninja foodie. Ito ay maraming gamit, slow cooker, pressure cooker, meron ding parang air fryer, basta ayan, marami, pressure, tapos meron ding, hindi ko alam kung ito ba yung steam, hindi ako sure, tas slow cook, tas griller, roast, tsaka ito yung air fryer. So, ito yata yung unang-unang nabili kong malaking kitchen appliance dito sa Canada. So, nabili ko to sale. Tapos, kaya ko pala to nabili kasi napanood ko to dun sa isang vlogger na taga New Brunswick, si
Fraser, Team Fraser. Yun, bumili sila nito, tapos nagkataon na nung nagpunta kami ng Canadian Tire, nakasale din siya, nakasale pa rin. So, ayan, nainganyo rin akong bumili. Tapos, ito yung aking mixer. Ito, nabili ko lang din tong sale. Parang $300 lang yata to, nabili ko sa Canadian Tire. Tapos, dito rin sa side na to is yung mga special na baso na mga bihira lang na mamagamit like this. Tapos ito lagay na ice cream. Yung iba kasi nasa dishwasher. Tapos ayan yung mga baking tools na bihira na mamagamit kaya dyan ko lang nilalagay. Tapos dito sa side na to yung mga ano, yung mga gantong plato na bihira rin magamit. Mga serving dish. Yan, minsan lang naman namin yung gamitin kaya dito ko siya nilagay. Tsaka yan, mga baking tools ko din na bihira ko lang din magamit. Hindi na ako nakakapag-bake. And then dito, ayan yung mga baso, mugs. Wala pang laman kasi nasa dishwasher. Tapos dito sa side na to is yung mga plato. So, madilim ba guys? Kasi gabi na dito. Ayan. So, yun, dito naman. Ayan, gusto ko tong aking lababo, pati itong gripo kasi ayan, na-extend siya. So, may, kung meron akong gustong hugasan na medyo malaki, ayan, pwede siyang i-extend. So, pwede mo pang hugas dito sa mga gilid-gilid. So, ayan, double sink siya. Kaya maganda rin, masaseparate mo yung dito ka nagsasabon, dito pag binanlawan, something like that. Sa ilalim, ayan, yung mga panglinis. Ayun yung mga used cooking oil. Hindi ko basta-basta tinatapon kasi baka magbara. So, ayan dito, wala pa akong naisip na ilagay. Magaganyan lang muna siya. Ayoko naman din na masyadong maraming nakalagay, feeling ko ang gulo. Kaya ito, dito lang, rice cooker. Kasi ito, hindi gumagana yung ilaw eh. So, ito yung aking kalan. Kalan with oven. Laging ganito dito. Yan, ganito yung kadalasan na gamit sa mga bahay. So, dito naman tayo. Ito, sasabi ko bang organized? Hindi. So, ito yung mga kape na pang 3-in-1. Tapos, yung mga palaman, mga dilata. Tapos, yung mga spices na bihira kong gamitin dito kasi mataas eh. So, yun yung mga flour ko, bihira ko naman din talaga magamit kaya sa taas ko na nilagay. Pero kailangan ko na siyang makonsume kasi baka mag-expire. Tapos, dito naman is yung mga small appliances. So, kumbaga, ang layer nito yung pinakamadalas magamit sa hanggat bihirang magamit. So, ito yung toaster, bread toaster, madalas magamit. Tapos, ito rin yung parang hand mixer. Tapos, second na madalas magamit is yung blender. Tapos, yun, yung nabili ko sa Kumu, saan ba yun? Ano bang up yun? Basta yung mga bilihan ng mga gamit. Kasi yung slow cooker din yun. So, ayun, bihira ko naman siya magamit. Kaya, dyan lang siya sa taas. Tapos, dito nga sa above ng kitchen, ng kalan is, ayun, hirap. Ayan, yung mga pang-picnic namin na gamit. Tapos dito yung mga spices. Ayan. Tapos dito guys, ayan o, oh, meron akong parang tray dyan ng sibuyas at bawang. So ayan, diba guys, ang gandang tignan, no? Nakapagpaganda yung ilaw. At yun nga, wala pa rin kaming dining table. So, ayun guys, ito ay yung aming update sa aming kitchen. Naging successful na, hindi na failed yung aming kitchen improvement.